Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo sa isa na namang palabas na pinamagatang Ice Age. Ito ay isang episode ng series na Love, Death and Robots at naipalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang refrigerator na may mga maliliit na taong nakatira doon at nagkakaroon sila ng isang civilization. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang ating palabas nang ipakita ang isang mag-asawa na sila Rob at Gail na naghahakot ng mga gamit papunta sa bago nilang tutuluyan. Makikita natin doon na may mga bitbit na mga box si Rob at ang asawa naman niya na si Gail ay nag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay. Maya-maya nga ay napansin na nga nila ang isang lumang refrigerator na naroon. Inakala nila na naiwan ito ng dating nakatira sa bahay na iyon. Kaya sinubukan nilang alisin ito. Dahil nga sa napakapangit ng disenyo nito at napakaluma pa nga. At isa pa nga ay tila panira lang ito ng view sa kanilang bagong tirahan. Pero hindi naman nila magawang maurong ito kahit kaunti. Kaya nga nasabi na lang ni Rob na hayaan na lang nila ito na nandoon at para na rin may magagamit silang refrigerator dahil nga sa wala pa naman silang pera na pambili ng bagong refrigerator. Sumang-ayon na lang ang asawa niya na si Gail. At maya-maya pa nga ay naisipan nito na alukan ang asawa niya na uminom muna sila saglit ng wine. Pumayag naman si Rob at naisipan na kumuha ng yelo mula sa lumang refrigerator. Binuksan na nga ni Rob ang refrigerator at nagulat siya nang makita niya na punong-puno ng makakapal na yelo ang freezer ng refrigerator. At ang mga ice cube naman na naroon ay na-stock sa gitna ng nagkakapala na yelo. Nagawa naman niyang makakuha ng isang pirasong ice cube at matapos nga nun ay umupo na siya para uminom ng wine. Matapos nilang mag-toast ay napansin ni Rob na parang may kung anong bagay ang nakikita niya na nasa loob ng ice cube na nakuha niya. Dahil nga dun ay kinuha niya ito at pinakita naman ito sa asawa niya. Tinanong niya ito kung may nakikita ba siya na naroon. Agad namang kumuha ng magnifying glass si Gail at nang tignan na nila ng malapitan ang ice cube ay nakita nga nila na may isang mammoth na may mga tama ng mga sibat ang na-frozen sa ice cube. Nagulat silang dalawa dahil bakit may ganon sa ice cube. At sa isip-isip nila ay matagal nang na-extinct ang mga mammoth at bakit mayroong ganon sa kanilang refrigerator. At dahil nga dun ay naisipan nilang tignan muli ang loob ng refrigerator. Tinanggal ni Gail ang mga nakaharang na yelo doon sa harap ng freezer at nang matanggal na ang lahat ng yun ay nakita nga nila na mayroon mga naninirahan ng mga maliliit na tao sa loob ng freezer nila. Napansin pa nga nila na mayroong sibilisasyon ang nagaganap sa loob nito. Sa kanilang palagay ay ang panahon na kanilang nakikita sa ngayon ay nasa medieval period pa lang. At napansin nga din nila na ang sobrang bilis ng oras sa loob ng freezer. Iyon ay dahil sa halos hindi nila masundan ang mga bawat kilos ng mga tao na naroon at tila pa nga ang isang segundo sa atin ay katumbas ng isang oras sa kanila. Sa sumunod na eksena nga ay naisip ni Rob na ilibing ang mammoth na nakuha nila sa ice cube sa isang paso ng halaman nila doon. At nang tingnan muli nila ang loob ng refrigerator ay nagulat sila dahil sa natapos na nga ang medieval period at sa tingin nila ay nasa industrial revolution na panahon sa mga oras na ito. Saglit lang silang nalingat pero ilang dekada na ang katumbas nito sa loob ng freezer. At dahil nga dun ay napagpasyahan ng dalawa na tumutok na lang ng panonood sa kung ano ang nangyayari sa loob ng freezer. Niwili naman silang panoorin ang mga tao roon habang napakabilis nilang bumubuo ng mga matataas na building at mga bagong bahay. Nalulungkot naman si Rob dahil nga sa pagkalingat nila kanina ay hindi niya napanood kung ano ang nangyari sa panahon ng Renaissance period. Habang masaya silang nanunood ay naisip nilang dalawa na kung ano kaya ang iniisip ng mga tao na naroon sa kanila. Maya-maya pa nga ay pinakita naman ang dalawang construction worker na naroon sa freezer na nag-uusap patungkol kila Rob at Gail. Naiisip nila na para silang mga ewan na pinapanood sila parati at walang ginagawang kahit ano. Di na nga nagtagal ay natapos na ang industrial era at naging modern era na ito. Nakita ng dalawa ang mga nagtataasa ng mga skyscraper habang ginagawa ito ng mga tao na nandoon. Habang pinagmamasdan nila iyon ay napansin nga din nila na may mga maliliit na bagay na nagliliparan sa himpapawid. At nga nang mag-asawa na baka mga eroplano ang mga iyon. Tuwang-tuwa ang dalawa sa napapanood nila hanggang sa nagbago na naman ang panahon. At sa pagkakataon na ito ay ang nakikita na nila ay ang panahon natin sa kasalukuyan. Natatawa naman si Rob dahil sa nakakita siya ng isang Starbucks na building sa loob ng ref. Dahil nga doon ay naisip niya na lapitan ito ng husto para makita niya ng malapitan ang nasabing building. Pero bigla na lang may parang bulalakaw na bumagsak sa gitna at iyon nga ang naging dahilan ng pagkawasak ng lahat ng naroon. Nagulat naman si Rob sa nakita at natamba ito. Hindi pala bulalakaw ang bumagsak kundi isang armas na pangdigmaan at doon nga ay nakita nilang dalawa na nagkakagulo na sa loob ng freezer. Pinapanood nila kung ano ang kahihinatnan ng daigdig sa hinaharap.
At maya-maya pa nga ay napagpasahan na nga nilang dalawa na isarado na lang muna ito at hayaan ang mga tao na naroon na gawin ang mga bagay na dapat nilang gawin. Sa sumunod na eksena ay nakita nga natin na umorder na silang dalawa ng pizza at kinain nila ito. Hindi na muna nila inintindi kung ano na nga ang nangyayari sa mga tao na nasa loob ng freezer. At makalipas nga ang isang oras ay naisip ni Rob na buksan na muli ang refrigerator. Dahil sa tingin niya ay tapos na ang nangyayaring kaguluhan doon. Natatakot naman sila na buksan muli ito dahil sa naiisip nila na baka makita nila kung paano magwawakas at magugunaw ang mundo. Pero bagaman na ganun ay napagpasyahan na nga nila na buksan ito. Pagkabukas nga nila ay nagulat muli sila sa nakita. Dahil nga sa natapos na pala ang kaguluhan at nagawa naman ng mga tao na naroon na makarecover at makapagsimula muli ng kanilang mga pamumuhay. Mayroon naman ng mga bagong mga gusali na naitatayo at di hamak na mas maganda na ang disenyo nito kaysa sa kasalukuyan. Napansin din nila na may mga nagliliparan na ng mga kotse at naisip nga nila na baka ito na ang futuristic era. Na kung saan ay halos lahat na ng bagay na ating makikita sa mundo ay napaka-high-tech na. May mga nagtataasan na mga skyscrapers doon na nakakonekta sa iba pang mga skyscrapers sa pamamagitan ng mga tulay. Pero di kalaunan ay may isang gusali sa gitna ang nabuo. At ito ay Hugis Pyramid at naisip naman ng dalawa na napagpasyahan ng mga tao na naroon na doon na manirahan sa pyramid ng sama-sama. Pero maya-maya ay ang pyramid sa gitna ay naging isang diamond structure at may kung anong bagay ang nasa gitna ang umiilaw at inaabsorb nito ang buong syudad. At matapos nun ay naging isang energy sphere ang lahat ng nandon. Sumabog ito at dahilan para magkalat ang mga sparks sa loob ng kwarto nila. Tuwang-tuwa ang dalawa sa nakikita dahil sa nagmukhang mga alitap-tap ang mga sparks na nagpapaikot-ikot sa kanilang bahay. Maya-maya pa nga ay nagbalikan ang mga sparks sa loob at nagporma ulit itong sphere at naglaho na lang ito bigla. Nadismaya naman ang dalawa sa nakita dahil sa ganong paraan pala magugunaw ang mundo. Naiisip ni Rob na kung babalik pa ba ang mga tao na naroon pero sinabi naman ni Gail na parang imposible nang mangyari iyon. Dahil nga doon ay naisipan na ni Rob na tanggalin sa saksakan ng refrigerator at nagyakapan ang dalawa. Dahil sa saglit na oras lang ay nakita nila ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng mga tao. Kinabukasan ay nagising na ang dalawa at nagpatuloy na sila sa kani-kanilang buhay. Pero hindi pa rin maalis sa isipan nila ang mga nasaksihan nila kahapon sa loob ng refrigerator. Dahil doon ay naisipan nilang buksan muli ito para makita kung wala na ba talagang mga tao na naroon. Pero nang mabuksan nila ito ay laking gulat nila nang makita nila na ang dinosaur era ay nanambalik. At may mga maliliit na mga unggoy ang kumakain sa labi ng isang dinosaur. At maya-maya pa nga ay nagtakbuhan ang mga ito nang may isang dinosaur ang lumapit para kainin sila. Pinakita naman ang dalawa na pinapanood ang nangyayari sa loob ng ref at naging interesado sila sa mga susunod na mangyayari pa. At doon na nga natatapos ang palabas natin sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.